mo na siya. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programang itong sabi ng Panginoon. Maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng FB, ng YouTube o ng internet at sa mga DVD natin na nagkaalat sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dakila ang Panginoon at sobrang dakila ang Diyos. Mabuti ang Diyos at sobrang mabuti ang Diyos. Sige po, taas natin ang ating dalawang kamay patungan ng langit. Tayo lahat ay umuko at pabigit. Walang pinakamasarap sa lahat, kundi ang manatili sa presensya ng Diyos. Walang pinakamasarap sa lahat, kundi ang maranasan ng kapayapaan at pagpapatawad ng Diyos. Walang pinakamasarap sa lahat, kundi maranasan ang tunay na kaligtasan ng Diyos. Rito sa loob. Kung wala naman, ayos lang. Glory to God. At kagabi, pagdating ko, ako'y natuwa. Kasi sabi ko, palinis ng palinis yung church. Amen po ba? Paganda ng paganda yung church kahako. Amen po ba? Praise God. Hanggang pagdating ko pa lang, sabi ko, napaka-aliwalas. Una, yung glory ng Diyos, damang-dama. Amen!
Pangalawa, sabi ko, malinis, maayos, may kurtina. May mga bagong electric pan, may bagong patungan yung gitara, pati yung mikropono. Sabi ko, hanggang tinignan ko rin, hanggang kusina, hanggang sa loob, malinis. Praise God, palakpakan natin ng Lord sa inyong mga buhay. Kaya iba talaga, ano po, na meron tayong church na ganito. Kasi meron kaming tinutuluyan pag dumarating kami. Ano po? Kaya huwag nyo sanang malimutan, kahit na konting bigas, maglalagay kayo dyan. Mga dilata, noodles, amin po ba? Kape, chocolate, or ano pa man pwede nyo ilagay dyan. Para kung sakaling darating kami ay, lalo na pag dumarating kami na maulan, hindi kami makalabas para makabili ng goto na merong, ano tawag na sa gotong may balikuli? Libre hirit. Eh, minsan inuutusan namin si Kevin para bumili ng lugo. Kaso minsan maulan eh. Kaya huwag niyo kalimutan. Patuloy natin pagandahin yung church. Amin po ba? Amen. Supportahan natin. Lagyan natin dyan ng mga bigas, noodles, anything, mga dilata. Para kung sakaling may mga manggagawa ng Diyos na pupunta rito, at least ay lalo na kung malakas ang ulan, hindi makalabas. Kung hindi naman fasting, ay may makain kami. Amin po ba? Wala sa mga sagot? Amen! At saka meron pa akong request. Baka may mga sobrang unan at kumot sa inyo. Opo, pwede nyo rin dalhin dito para meron po kaming mahigaan. Kasi yung mga kapatid pa natin, meron doon, meron dito, meron nakahiga dito. Kahit man lang eh, kung meron kayo siyang... kahit wag na kama, wag na. Panapin na lang. Mga kumot, mga unan. Amin po ba? Eh, pwede po nating i-donate dito upang sa ganun ay magamit po. Kaya pagtulong-tulungan natin na bayaran ito. Amin po ba? Walang sumasagot. Huwag na natin panalangin, ipag-ayunos. Pagtulong-tulungan natin, bayaran natin ito. Kasi maganda eh. Oh. Kasi meron tayong place na ganito na napagtitipunan, maayos. At ang napakaganda nito, wala tayong pinanginginian na kayo mismo ay pwede nyong ayusin ito. Amin po ba? Ito po'y hindi akin, hindi ito amin, atin po ito. Amin po ba? Sa atin po ito. No? Kaya pwede kayong tumulong dito, pwede pa nga kayong mag-garden dyan, magtanim kayo dyan kung anong gusto nyong itanim. Yun. Yan. Nung kami nagpunta ng Mindanao, ang daming durian. Dito ang mahal ng durian. Doon, napakarami. Kaya lang, mga kasama ko, sila Pastora Roan eh. Pastora May, Pastor J.I., ayaw kumain ng durian. Ako lang kumakain ng durian eh. Pero, bawal daw yun. Pampahay blood daw yun. Kaya, hindi ko tinuloy. Pero, lansones, rambutan, lalo na yung marang. Grabe. Talagang umaapaw talaga. Hindi namin binibili. Inaakit lang sa puno ng mga kapatiran sa Mindanao. Naakit lang nila. No, kung sakali mang may naglalako, napakamura talaga. Kaya hanggang nung pumunta na kami ng Butuan, dahil kailangan namin, bago kami lumipad ng airport, dahil nasa Butuan yung ano eh, yung airport eh. Yung Butuan is part of Agusan del Norte. No? Nag-hotel kami pansamantala, eh pagpasok ko sa room ng mga babae, sabi ko pa, ganito yung amin ng room ninyo, eh ang dami pala nilang baong pangmarang. Kung pwede lang namin ipagsasakyan ng aeroplano yun eh, nadali namin eh. So hindi pwede eh. Lalo na yung durian, bawal. Kinakailangan daw ikahon. Praise God. Kaya kapag napagkatiwalaan tayo sa maliit, no, bibigyan tayo ng Diyos ng mas malaki. Amen? Yes. Isang araw may malaking possibility na hindi na tayo uupa. Amin po ba? Amen. Magkakaroon tayo ng sarili natin upang sa ganoon mas malaya tayong makapag-prayer meeting. Anytime, kung gusto ninyo, pag inaway kayo ng asawa nyo, punta kayo rito. Kung inaway kayo ng anak ninyo, ng manugang nyo, o ng bena nyo, o gusto nyo magnilay-nilay, kontakin nyo lang si Pastor Jack, punta kayo rito, mag-stay kayo rito, magbasa kayo rito ng Bible, mag-pray kayo rito, pwede kayo rito umiyak, lumuhod. No, napakaganda. Kung malapit-lapit nga lang ito, eh, dito ako palagi. No? At purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Kaya una, nagpapasalamat din ako sa Diyos sa mga prayers ninyo, mga fastings ninyo, sa matagumpay nating gawain sa Mindanao. Sabi nga nila, maraming nakarating doon at naka-attend sila ng G12, no? Nakapag-encounter with God daw sila. Pero sabi nila, mas
mas malakas daw ang presensya ng Diyos na naranasan nila nung tayo dumating. Amin po ba? Napakaganda natin si Lord. At napakaganda ng mensahe ng Lord. Kaya nga sabi ko, yung DVD, orderin po ninyo para malaman ninyo kung ano yung nangyari sa Mindanao. Ano po, at lagi nating papakinggan, panunuurin ang programang ito ang sabi ng Panginoon. Yung FB natin, may naipopost tayo, pero napakadalang syempre. Dahil hindi naman lahat pwede natin i-upload doon. Pero pwede natin i-check yun, Kingdom of Jesus Fellowship International. I-like natin, i-share, i-repost din natin. Amin po ba? Glory to God. So tayo po ay nasa iglesyang tama at totoo. Inulit ko, hindi ito akin, hindi ito amin. Ito po ay atin. Atin po ito. Amin po ba? So glory to God. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. At sa aklat ng unang Korinto sa 6:20, Evangelist Daning, paabot naman ng Bible. Yan. Yung Bible, yan. Eh, no, yung poemen. Yan. Sasensya na, nakalimutan ko eh. Yan. At ngayon ay sineselebrate din natin yung birthday ni Evangelist Daning. It so happened na birthday niya ngayon, tama ba? Birthday niya ngayon. Birthday mo ngayon, di ba? Ilan taong ka na? 20 ka na pala? Akala ko 16 ka pala. Huwag kang tatabi sa akin na kasi guwapo ako, pero huwag tumatabi ka sa akin, nagkakaroon ako ng kalaban eh. Hindi, joke lang. And it so happened, last Friday, birthday din ni Pastora Roan. Last Friday, birthday din niya. Ilan taon ka na, Pastora Roan? 38. Akala ko 18 ka pa na. 38 na siya, praise God. Kaya hindi siya tumatanda eh. Kasi nasa Panginoon siya eh. Pag nasa Panginoon, di tumatanda. Ano po? Amen. Palagpakan natin si Lord. Kaya ngayon, meron din tayong celebration ng birthday ng mag-ina. Glory to God. Sa aklat ng unang Korinto sa 6:20, ito po ang sabi rito. 1 Corinthians 6:20. Yan. At sisikapin na lamang po natin yung iba ay magbukas ng Biblia. Kung hindi makakapagbukas ng Biblia, ay ilista na lang ang mga bersikulo. At yung mga bersikulo pag-uwi ng bahay ay basahin. Ano po? Glory to God. Kung kayo ay may mga DVD player, may mga TV kayo sa inyong mga bahay, pwede po ninyong yung mga DVD natin ay ipalabas po sa inyo, imbitahan ninyo yung mga nakilala ninyo upang sa ganoon ay mapanood din po nila. Kasabay ng ipinamamalita natin yung programang ito ang sabi ng Panginoon sa radio at television. Yan. So nakita na ninyo sa unang Korinto sa 6:20. Nakita na ho ba ninyo? Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yan. Binili raw tayo sa halaga. Pag sinabing halaga, it means there is a price, may price talaga. Ano po? At ang sabi nga, isang presyong hindi kayang bantayan. So dapat pong maunawaan ng lahat ng Pilipino, nakikinig po ho pa tayo. Dapat maunawaan ng lahat ng tao na tayo ay binili. Pakisabi, binili. Binayaran, tinubos. Kagaya po ng mga albusayap, sila ay nangingidnap. Pag hindi tinubos, pukot ulo. At kahit sabihin ng bansang Pilipinas na no ransom policy ang government, hindi totoo yun. Nagbabayad talaga ng ransom. Kasi pag hindi magbabayad ng ransom, pupugutan nila ng ulo. Ganoon ka-cruel, ka-wicked ang albusayap. No, kaya ang albusayap is considered terrorist, no? Sa international world. Tayong lahat ay patungo ng impyerno. Nakikinig pa ho ba tayo? Sapagkat sabi ng Roma sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma sa 6:23. Pahayag 21:8. Lahat ng mga makasalanan ay pupunta ng impyerno. Lahat na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, impyerno ang pupuntahan. Pahayag 20:13-15. Lahat ng tao ay patungo ng impyerno sapagkat sabi ng Romans 3:10, lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3:10. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Romans 3:23. Pakilista na lamang po.
Nagsusumikap tayo na gumawa ng mabuti sa harapan, sa paningin ng Diyos. Pero sabi ng Isaiah 64 verse 6, Isaiah 64:6, ang lahat ng ating ginagawa ay maruming basahan sa paningin ng Diyos. It means, gaano man ang ating pagpupumilit na maging karapat dapat sa paningin ng Diyos, bagsak pa rin tayo. Ang Ten Commandments, kapag nasunod mo ang siyam, bumagsak ka sa isa, baliwala ang Ten Commandments. Nakikinig pa ho ba tayo? Ibig sabihin, sinisikap nating makasunod sa Diyos, pero hindi tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nagmahal sa atin ng labis, nagpadala ang Diyos mismo ng kanyang sarili nung siya'y nagkatawang tao. Amin po ba? At tinawag siyang Jesus, ang bugtong na anak. The one and only Son, the begotten Son. Pag sinabing begotten Son, the unique Son of God, walang nauna, wala ring darating. He is the first and the last, the Alpha and the Omega. Ano po? Kaya po, ang nag-iisang Diyos na ito, Isaiah, ano po? 43 verse 10, Isaiah 43 verse 10, ang nag-iisang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Amin po ba? At doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Lahat po ang kasalanan ni Eva at Adan, binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kasalanan ng mga ninuno natin, ang kasalanan natin, at ang kasalanan pa ng mga taong darating, ay binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag po ba yon? Sino ang nagbayad ng ating kasalanan? Si Jesus. Walang tao, walang relihiyon na nagbayad ng ating kasalanan kung hindi si Jesus. Hindi alam yan ng maraming tao sa Pilipinas, hindi alam yan ng maraming tao sa buong mundo, na lahat tayo ay patungo ng impyerno. No? Sabi nga tayo ay mga tupang ligaw, Isaiah 53 verse 6. Nagkanya-kanya ng landas, Isaiah 53 verse 6. May mga daan na sa tingin natin ay matuwid, pero ang dulo naman ay kapahamakan. Ano po? Kaya ang Diyos po'y nagkatawang tao. Philippians 2:6 hanggang 8, ang Diyos ay nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nagkatawang tao. At doon sa krus ng Kalbaryo ay binayaran niya lahat ng ating kasalanan. Pakisabi lahat. Lahat. May iba't ibang uri ng sabon panglinis. May panglinis sa CR, may panglinis sa plato, may panglinis sa mga damit natin, may panglinis sa mukha, may panglinis sa buhok, may panglinis sa katawan, may panglinis sa paa, iba't ibang uri ng panglinis. Pero ang nag-iisang panglinis sa ating mga budhi, sa ating mga konsyensya, sa ating mga kasalanan, walang iba kung hindi ang dugo ng Panginoong Jesus Kristo. Palakpakan natin ang Lord. Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Kung walang dugo na nabuhos sa krus sa Kalbaryo, walang kapatawaran ang kasalanan. Kaya nga, ang isang lingkod ng Diyos, si Reinhard Bonnke ng German ay umiikot buong mundo. At ang sabi sa kanya, bakit sa pangangaral mo? He is an evangelist, matanda na pero buhay pa rin until now. Ano po? At naway humaba pa ang buhay ng mga totoong lingkod ng Diyos kahit hindi natin sila kababayan. Ano po? Hanggat sila ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos ay pagpalain sila ng Diyos. At doon man nangangaral siya sa amang panig ng mundo, ipinapangaral niya palagi is about the blood of Christ. Sapagkat dapat nating maunawaan ang ibig sabihin ng dugo ni Kristo, buhay niya. Pakisabi, buhay. At ibinayad niya sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos. Maliwanag po ba yon? Ano ang pinangbayad sa ating mga kasalanan? Buhay. Dugo. Buhay niya mismo. At hindi ordinaryong dugo yun. 1 Peter 1:18 and 19. 1 Peter 1:18 and 19. It is a royal blood, a holy blood without sin. Kaya hindi pwedeng tao ang tagapagligtas natin. Kaya pasensya na sa mga INC na sinasabi nila na si Kristo'y tao lamang. Mali po yun. Kasi hindi pwedeng ang tagapagligtas mo tao. Kung tao lang si Kristo, marumi rin ang dugo nun.
Dahil si Kristo'y Diyos ang nagkatawang tao, ang kanyang dugo ay malinis. No? Hindi ito nagmula kay Eva at Adan. Kung nagmula kay Eva at Adan ang dugo niya, marumi rin niya. Pero dahil ang dugo niya ay dugong maharlika, a royal blood, a holy blood, pwede itong panlinis ng ating budhi, ng ating konsensya. Di ba, pag nakagawa tayo ng kasalanan, nagigil tayo, merong guilty feeling. So, ano yung nag-aalis ng guilty feeling natin? Yung blood ni Christ. No? At alam nyo, pag may mga holy communion, ang ibig sabihin ng last supper or holy communion, yung bread na broken into pieces, ay ang ibig sabihin nun ay nagpapakita iyon na pinapagaling tayo ng Diyos sa ating karamdaman. At yung blood na iyon, yung juice na sumisimbolo sa blood, ang ibig sabihin nun, naglilinis yun sa ating mga maruruming budhi, konsensya, at binabago ang ating mga buhay. At hindi lang yun, nagpo-protekta sa atin yun. Hindi nyo ba napapansin na yung iba, pag gumagawa ng tulay, nagkakatay ng hayop at yung dugo nilalagay sa tulay? Amen. At yung iba naman, pag meron silang itatay yung bahay or building, meron silang pinapatay na hayop at binubuhos yung dugo. At nung kami po ay may livestock pa at wala na kasi nagsipag full time na kami. Ano po, nag-full time na po ako. At yung mga kamag-anak ko naman ay na naging successor ng papa ko sa business namin ay nagsipagtigil na rin at nasa Amerika na ngayon eh. Ano po. Pero nung panahon namin na meron kaming livestock at meron kaming mga customer na Arabiano, bago patayin yung kambing or tupa, no? Pinapaharap nila sa, hindi ko na maalala, alam ko, sa is nila pinapaharap. Tapos meron silang sinasabi at kabisado ko na yun, hanggang ngayon kabisado ko. Kaya pag kinatay namin yung kambing or tupa at alam namin yung word nila, meron kaming tip. Kaya pag sinabi na sa face na today, sabi nila then, sasabihin namin, Bismillah Allah Akbar! Ba't tuwan-tuwa sila? So, yung blood ay para sa kanila, merong ano yun, merong benefit sa kanila yun. Pero gusto ko pong ipaalam sa lahat, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, iba yung blood ni Christ. Naglilinis ng ating guilty feeling, ng ating maraming konsensya. Alam niyo, may konsensya tayo eh. Romans 2:14 and 15, may konsensya tayo. Kaya marami ay sabi nila, kinonsensya ako, bigay ng Diyos yun. At ang nagbabago ng ating buhay, ano po, kaya salamat sa panukala ng Pangulong Duterte na ang ating bansa ay itigil ng korupsyon, ang drug addiction, at ang criminality. Pero yung mga summary killings na ginagawa, hindi nakakatuwa yun. Sapagkat ang akala kasi nila, ang mga addict wala nang pag-asa, patayin na lang. Ang hindi nila alam, kahit na gaano kasama ang tao, kapag nasumpungan nila si Kristo, magbabago ang tao. Amen. Palakpakan natin ang tao. Kaya maging sa internet, nagbubukas tayo at nagsasabi sila na bakit pinatay yung mga mahal nila sa buhay, hindi naman daw lumaban, sinugod lang daw. No? At kung sakasakaling sila'y masasama, bakit hindi nabigyan ng tsansa? So I do not know the real score. Pero may mga narinig nga tayo na talagang may mga summer killings talaga na ginagawa. At nakalulungkot na hindi nabibigyan ng chance. Kasi hindi naman alam kasi ni Duterte yung paglilinis ng dugo ni Kristo. Basta ang alam na ni Duterte, patayin ko kayo. Mga PI kayo. Yun lang kasi ang alam niya. No? At sa isang presidente, dapat hindi naririnig yung mga salitang iyon. At yung mga pag-sign na pagmumura, dapat hindi naririnig iyon. At hindi niya dapat inaaway ang mundo. Kasi noong bumagyo ang Yolanda, yung ibang government official, nakurap lang daw yung pinadala ng international world. Pero alam natin, buong mundo ay tumulong nung nagkaroon ng bagyong Yolanda. Tama po ba? Eh kung aawayin mo yung mundo, eh sino pang tutulong sa'yo? Mahirap yun.
Kaya yung mga kapitbahay ninyo, kahit masungit, mahalin pa rin ninyo. Sige ma, palakpakan natin si Lord. Kahit kung magkamin siya, gusto niyo lang kagatin, ay ngitian pa rin ninyo. Amen po ba? Nang malaman nilang hindi sila totoo, tayo ang totoo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos. Kaya po, ang ibig sabihin ng binili kayo sa halaga, nagbayad ang Diyos ng a great price. No? Sabi ng Mark 10:44, 10:45, Marcos 10:45, He gave His life as a ransom. No? Binigyan niya daw yung buhay niya sa krusang Kalbaryo bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang sabi ng Biblia, parangalan niyo ang Diyos. Luwalatiin niyo ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi na tayo ang may-ari ng ating mga sarili. We are God's property. Kung noon ang puso natin, kung sino-sino ang may-ari nito, ngayon ang puso natin ay may-ari nito si Jesus. Amen? Kaya sa FB mo, ilagay mo in relationship with Jesus. God's property. Ano po? Si Jesus na ang nakatrono sa ating mga puso. Ngayon, ang sabi ng Lord, parangalan nyo, luwalhatiin nyo ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo umiiwas sa bisyo at kasalanan. Unang Pedro 1.15 hanggang 16. Ito ang dahilan kung bakit tayo umiiwas sa kasalanan, sapagkat kung tayo nasa bisyo at kasalanan, hindi natin mapaparangalan, hindi natin maluluwalhati ang Diyos. Sabi ng Biblia, lumalabas sa ating bibig ang pagpupuri, no? Tapos lumalabas din sa ating bibig ang panunumpa. Hindi daw dapat yun. Ginagamit natin ang ating mga sarili. Dapat sa kabanalan, sa katuwiran. Kaya kung tayo ay nasa bisyo at kasalanan, hindi na naman natin pwedeng isa-isahin pa ang bisyo at kasalanan eh. So dapat layuan na natin yun. Kasi pag hindi natin lalayuan yun, hindi natin mapaparangalan si Lord. Kaya alam nating mga bisyo, alam nating kasalanan, iwanan na po nating lahat kasi hindi natin mapaparangalan si Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, gawin natin kung ano yung tama, kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi pag ginagawa natin yung tama, kung ano yung kalooban ng Diyos, natutuwa ang Diyos. Napaparangalan natin siya. Sabi nga ng Mateo 6:10, dumating nawa ang kaharian mo, at gawin nawa ang kalooban mo kung paanong sa lupa para nang sa langit. Kaya nga pong pangalan ng ating iglesia ay Kingdom of Jesus, dahil ang ibig sabihin niyan, gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos. Yung salitang fellowship, it means koinonia, sharing. No? Na hindi lamang tayo isang iglesia, na darating tayo, aalis tayo, wala tayong kilala, wala tayong kaibigan. Dito, fellowship, it means sharing. No, sharing one's life, no? Binabahagi natin kung anong meron tayo, binabahagi natin yung buhay natin sa ating mga kapatid. Amin po ba? No. Hindi lang tayo iglesia, no, hindi tayo isang fellowship, isang pagsasamahan. Ganoon po 'yun. Isang kapatiran. Kaya po kinakailangan nating gawin ang kalooban ng Diyos. At natutuwa ang Diyos na ginagawa natin ang kanyang kalooban. Amin po ba? Amen. Ang sabi ng Juan 4:34, sabi ni Hesus Kristo, naparito ako para gawin at tapusin ang kalooban ng Diyos. Naparito ako para tapusin at gawin ang kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Juan 17:4, ang sabing ganoon, binigyan kita ng kaluwalhatian, Ama, sabi ni Hesus, sapagkat tinapos ko ang aking misyon, ang iyong kalooban. Diba sa 7 last words, sabi ni Jesus, it is finished. Tetelestai, sa wikang Grego. Bagamat nung ako'y nag-aaral ng Bible school, ang bilin sa amin ng aming professor, huwag nang gumamit pa ng malalalim na theological term dahil hindi naman maaintindihan ng mga tao yan eh. Amin po ba? Pero ang ibig sabihin ng tetelestai, it means it is finished. Mission accomplished. Natapos ko. So, dapat gawin natin yung kalooban ng Lord. No? Dapat tapusin natin yung kalooban ng Lord. Alamin natin kung ano ba yung mga kalooban ng Lord sa ating buhay. Kung ano yung calling natin, kung ano yung tawag natin. Amin po ba? Palakpakan natin si Lord. Yan.
Kaya ang sabing ganun, di ba, matayo sa isgis, no? Una, matayo sa isnuwebe, ganito kayo manalangin. Ama namin, di ba, hindi naman sinabing ina namin. Ama namin, sumasalangit ka. Hindi naman sinabing sumasadingding. O sumasaliig, hindi naman. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hindi naman sinabing pangalan mo, o sambahin ang imahin mo, o regulto mo, hindi naman eh. Sambahin ang ngalan mo, di ba? Sundin. O ba ninyo sundin natin? Amin po ba? Kaya pwedeng magka-crush na muna. Pero yung mga wala pa sa legal age eh, hanggang crush na lang muna. Amin po ba? Iwas-iwas na muna sa mga hugot. Kaya kita nyo si Daning, oh. Ano, ang 20 years old ka na, wala ka pa rin girlfriend. Aral muna at saka si Lord muna. Medyak lang. Pero nagka-girlfriend ka dati, no? Ah, wala. Ano siya? NGSB. NGSB. No girlfriend since birth. Praise God. So, kaya kinakailangan natin gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Mga minamahal, sa buhay na ito, pag hindi ka Kristiyano, ang lagi mong gusto, ang lagi mong iniisip, yung gawin ang gusto mo, yung naisin mo, yung mga pangarap ng asawa mo, anak, magulang, kapatid mo, laging self-centered eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Iba pa Kristiyano na, Christ-centered. Unang Korinto, 10:30. Whatever we do it all for the glory of God. Lagi nating iniisip kung ano yung paano mapaparangalan ng Diyos. Alam mo si Moses nung lumang tipan, sa dami ng pwede niyang hingin, no, at hilingin, ang sabi niya, gusto kong makita ang Diyos. At ang sabi niya noon, abay, hindi pwede, mamamatay ka. Pero sige, ang sabi ng Diyos, dadaan ako sa likod mo. Sa dami ng pwede niyang hilingin, sa dami ng pwede niyang makita at maranasan, ang Diyos ang hiningi niya. May tao pa ho ba dito? Siguro kung tatanungin tayo, anong gusto mo? Makatapos ang pag-aaral. Anong gusto mo? Makapagtrabaho. Anong gusto mo? Maging asawa ko si ito sa tamang panahon. Ano ang gusto mo? Magkaroon ng house and lot. Makapag-abroad, makapag-around the world. Pero iba yung sinasabi ng Biblia. Ano ang gusto mo? Gusto kong mas makilala pa sa Jesus ng mas malalim. Gusto ko siyang mapaglingkuran. Gusto kong tumulad sa kanya, gumaya sa kanya. Maging kawangis niya. Gusto ko siyang maparangalan. Amin po ba? Kaya minsan, napipersecute tayo ng ating mga mahal sa buhay. Eh. Napipersecute tayo. Eh. Ano po? No? Pwede natin turuan muna yung mga bata kahit konti. Para hindi sila lumalayo-layo. Meron akong binigay ng mga teaching para sa mga bata eh. May visual aid pa yun eh. Eh kaya lang, hindi niyata sila makapagturo. Minsan lang kasi ako dito na Star Trek sa dragandahang lalaki ko eh. Kaya ang mga tao pag tanong mo sila, ano ang gusto mo? O anong gusto mong maranasan? Ano ang gusto mong maging? Pero iba pag Kristiyano na tayo. Gusto nating tumulad sa Diyos, maging kagaya ng Diyos, sundan ang Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos, maparangalan ng Diyos. Kaya kung mga minsan tinatawag tayong mga martir, mga extreme, mga sobra-sobra na. O ano? Nasa gawain ka na naman ng Panginoon! O ano? Yung pera mo sa Panginoon na naman! Ano? Magluluto ka na naman para sa Panginoon! Hindi mo ba naiisip lahat ng ginagawa mo? Nagpapakahirap ka para sa Panginoon? Totoo po, minsan, nung ako po'y naglingkod sa Diyos, nakatikim ako ng mura. Nakatikim ako ng suntok. Nakatikim ako ng sipa. Totoo po, na hindi ko naranasan sa tanang buhay ko nung unang panahon. Naranasan ko sa biling sinungaling at manloloko. Ganoon, sira ulo. Leche plan. Boy shit at saka girl shit. Na ano ako yung naging manggagawa ng Panginoon, narinig kong lahat yan. Masakit, martir. No? May tinapos naman, may pinag-aralan naman. Bakit nag full time? Bakit hindi gamitin yung pinag-aralan para sa Diyos? Kung ano-anong masasakit na salita. Wala namang mapapala riyan. Ganon din kayo, di ba?
sa pagdalo ninyo. Marami kayong marinig sa salita. Sa pagbibigay ninyo, marami kayong marinig sa salita. Sa paglilingkod niyo sa Diyos, sa paghayo niyo lahat ng gagawin niyo sa Diyos, we can at least everybody makakarinig kayo ng manasakit na salita. Pero ang lahat ng iyan ay ginagawa natin para sa kalagulatian, para sa kapangalan ng Diyos. Amin po ba? At hindi po namawala ng kapulungan niya. Alam niyo ba na ang tunay na blessing at promotion yung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos? Eh kung hindi ko ginawa ang kalooban ng Diyos, nakarating ba ako rito? Hindi. Kung ginawa ko ang kalooban ng Diyos, naikot ko ba ang buong Pilipinas at sa ibang bansa? Hindi. Dahil ginawa ko ang kalooban ng Diyos, na-meet ko kung sino-sino. Narinig ko kung sino-sino ang mga salita ng kung ano-ano. May tao pa ho ba rito? Kaya nga ang hinihingi ko lagi sa Diyos, na hinihingi ko rin hindi lang sa, para sa akin, kundi para sa inyo. Na ano po? Humaba pa yung buhay natin. Ilayo tayo sa anumang sakit at karamdaman. Palusugin tayo ng Diyos. Tugunin ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan upang sa ganon, patuloy tayong makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Amen. Kasi gusto natin makasunod, gusto natin makapaglingkod sa Diyos. Maraming panahon, maraming buhay, maraming oras ang nasayang. Marami tayong salapi na gamit lang kung saan-saan. Sabi nga na isang kapatid natin, nagalit ang pamilya ko sa akin kasi kung saan-saan ako tumulong, kung saan-saan ako nag-donate, mali pala. Ngayon, napunta na ako sa aking Nueva Jesus Fellowship. Eh, dito ko na lang ubusin. At totoo pa, amin po ba? At nakikita natin yung bunga ng ating mga pinupuntahan at mga binagbibigyan. Nakikita natin. Kaya po mga minamahal, ang totoong Kristiyano ay hindi nabubuhay pang sarili lamang. Hindi nabubuhay para sa mga mahal lang natin sa buhay. At higit sa lahat, nabubuhay tayo sa Diyos. At kung magkaminsan nga, gawin mo para sa sarili mo, mabibigo ka eh. Yung gawin mo nga para sa kapwa mo, mabibigo ka eh. Sa mga mahal mo sa buhay, mabibigo ka eh. Kagaya ng pinsan ko. Isipin mo, pinag-aaral niya yung kapatid niya. Tapos katapos-taposan yung kapatid niya, hindi nagtapos, nag-asawa bigla. Ang sakit nun. Sabi ko sa kanya, anong naramdaman mo? Eh syempre, agoy-agoy. Masakit yun. Pero sabi niya, wala na akong magagawa. At least, tinulungan ko siya. Kung nagloko siya, bahala sa buhay niya. Diba? Totoo po yun. Nagayar ng pinsan ko. Isipin mo, nagpunta ng Saudi Arabia, nagpakahirap siya roon. Tumanda na siya ng Saudi Arabia, tapos pagbalik niya ng Pilipinas, yung mga anak na, may mga anak na rin. Sabi niya, ayoko na mag-abroad, kuya. Sayang lang pagod ko. Totoo po yun. Bagamat hindi naman lahat tayo nabibigo sa ating mga mahal sa buhay, pero marami nabibigo sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero gusto kong sabihin sa lahat na hindi tayo nabibigo sa Diyos. Amen. Ang ating pagtanggap in Christ bilang Lord and Savior ng buhay natin, hindi tayo mabibigo. Langit ang punta natin. Lahat ng ating mga pagtitiis, pagsasakripisyo, lahat ng ating ginagawa, pagdodonate, pagbibigay ng tithes, offerings, first fruits, etc., etc. Yung mga nasasobra natin, totoo po, marami yan. Pero lahat po yan, may pinagdagastosan. Alam niyo pong lahat yan eh. May pinupuntahan naman pong lahat yan. Alam po natin yan. Kaya pwedeng masabi ng iba, dami naman ang mga pagbibigay ninyo. Meron naman lahat pinupuntahan yan. At ang pinakamaganda, sa ulado natin yung Proverbs 11, 24, and 25. Na ang mapagbigay ay lalong yumayaman. Totoo po. Kaya nga nung tumawag si Pastor Baltazar, katatapos lang ng ating Radio TV anniversary, tawag siya, Pastor, sabi niya ganun, punta po kayo rito sa Mindanao. Sabi ko, oh! Eh, wala naman tayong pera. Pag sabi ko, oh, palakpakan silang lahat. Pero hindi nila alam ang laking gastos nun. Magkano ginastos namin sa Mindanao? Kulang-kulang 40,000. Totoo po yun. Kaya kung magkano man yung binigay nyo, maraming salamat. Amin po ba? Amen. Wala man kaming pasalubong sa inyo, eh maraming salamat. Kaya magandang magsasabi ko sa inyo, panuorin po ninyo yung DVD. At maririnig nyo yung napakarami nilang patotoo. Yung iba nga lang, Bisaya, bahala na kayong umintindi. Sabihin mo sa kanya, awan kumaawatan. Kumaawatan.
po mga Bisaya. At kahit nasa Butuan na, Butuan City na yun. Parang Metro Manila na yun. Pero hirap pa rin silang managalot talaga. Parang nung nagpunta kami ng Binggit. Tuwan-tuwa si Pastor Raja na nakarating kami ng Binggit. Pero hindi niya alam, hilong-hilo na kami. Sabi namin, saan kami matutulog? Saan tayo matutulog, Pastor Raja? Secret, secret. Yung pala, tutulugan namin, bangin pala, oh. Grabe. Eh, sa pastora pa naman, babae, galing pa naman sa may bisita. Eh, mas nahirapan siya. Kasi mahirap din maging babae. May bisita, nanganganak. Yung lalaki, nagpapaanak. Mahirap din maging babae. Eh, si pastora, galing pa naman sa bisita. Kaya, mahilo-hilo na sa pastora, eh. Tapos sa Binggit, eh, yung bahay ng buhay tsaka bahay ng patay, magkatabi. Totoo po. Ang naganda, ang lalaki ng bahay sa Binggit, sa totoo lang. Kaya lang, nasa bundok. Tapos, yung patay, pagpasok mo ng gate, eh, mauna yung patay. Kasi bisa yung patay, hello? Kaya hindi ka napupunta ng sementeryo, eh. Andun na mismo yung patay, eh. Magkasama na. Sa layo yata ng sementeryo. Doon naman sa Mindanao, mga Bisaya sila. Kaya pag uwi ko, eh, meron ako natutunan. No? Salamat kaayo. May silang version ng word na kaayo, eh. Ewan ko ano isipin ng kaayo. Pero meron silang word na kauban. Sabi, mga kauban. Nagtingin na kami ng pastora, napansin kasi may mga puti tayong buhok, eh. Ang ibig ko lang sabihin ng kauban, mga kasama. Nakikinig ko ba tayo? Kaya ano pong ibig nating tukuyin? Opo, sa buhay na ito bilang Kristiyano, maraming pagtitiis, maraming sakripisyo, tama po ba? Amen. Dumadalo tayo, nagbibigay tayo ng oras. Minsan, yung oras natin, no, mahaba pa yan, di ba? Amen. Siyempre, maraming nagpapatotoo, maraming nag-special number, eh. Totoo po. At minsan, bumubuhos yung kapangyarihan ng Diyos, eh. Gusto man natin tapusin, hindi natin matapos kasi marami pang umiiyak, eh. Amen. Totoo po. At marami tayong sakripisyo, marami tayong sacrifices. Opo. Marami. Yung last na punta ko rito, ano po yun, ah? Nasa likod kami ng tricycle, eh. Nasa likod kami ni Kevin, si Pastor Jack, si Pastor Roan sa loob. Eh, ako yung nasa gilid. Ako yung basang-basa, eh. Sa totoo lang. Puro, hindi lang basang-basa, puro putik pa. Kaya ang pagdating rito, eh, isa lang naman yung sapatos ko rito. Pinahanuhan ko talaga sa electric pan, eh. Puno na, lahat ng ating ginagawa, puno talaga ng sacrifice. Pero Romans 8:18, lahat ng ating sakripisyo para sa Diyos, hindi nawawala ng kabuluhan. May, sige, palapakan natin si Lord. May buhay na walang hanggan, may kagalingan, may himala, may kabutihan ng Lord, may mga pagpapala. At lahat ng kabutihan ng Diyos na binibigay sa atin, sobra-sobra pa. Amin po ba? Amen. Kapag meron tayong sinakripisyo para sa Diyos, ang binibigay ng Diyos, sobra-sobra pa. Kaya, hikayatin natin lahat ng mga naligaw, naliisang landas o nawala. Hikayatin natin ating mga kapitbahay, mga kaibigan, mga lahat ng kilala natin, dalhin natin sa iglesia nito. Amin po ba? Amen. At magtulong-tulong tayo, suportahan natin. Kung meron tayong mga mahal sa buhay na mga pagkaloob, tutudyokan natin sila. At sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman po ako humahawak ng pera rito. Kung meron ibinigay sa akin, pinapasalamatan ko yun. Amin po ba? Amen. Doon sa sobre, may nakalagay, love you for the man of God. So nakikita ninyo yun? O hindi nyo tinitingnan? Tingnan ninyo, lagyan din ninyo. Kahit wala ako rito, opo, kasi full time ako, eh. Wala naman akong business. Wala naman akong, noon may business kami, livestock. Nakagraduate din naman ako. Eh, noon yun, nagkatrabaho ko sa Akay Philippines. Eh, hindi na ngayon. Nag-full time ako, 1988 pa. Kung gusto mong lagyan niya ng piso, lagyan mo. 5 piso, 1 million, lagyan mo. Yun ang para sa akin. Kung ano yung abot sa akin, yun, tatanggapin ko yun. Amin po ba? Amen po ba? O ngayon, berde ni Pastor Danny, kung meron kayong para sa kanya, bigyan niyo siya. Huwag nilang bibigyan ng girlfriend. O si Pastora Roan din, birthday din niya. Kung meron kayong para sa kanya, bigyan niyo din siya. Amin po ba? Maaaring masabi ninyo, asawa niya nasa abroad. Eh, hindi naman kalakihan yung asawa, ang kita ng asawa niya sa abroad, eh.
Eh, kung hindi ko pa nga naipag-pray, hirap na hirap, sa totoo lang, hirap na hirap yung buhay nila. Eh, nakita ko ito, lulugo-lugo. Ano problema, pastora? Hindi makalis yung asawa ko eh. Dito lang sa Pilipinas, gawa ng aluminum at glass, kukunti lang sa ahod, pinapray ko, lumipad. Eh, hindi naman ganun kalakihan. At saka yung pinapadala, hindi naman para sa kanya yun eh. Para rin sa mga anak yun. Di po ba? So yung para naman sa kanya, ibigay din natin. Amen po ba? Kita pa po ba rito? Lalo na, birthday niya. Amen. Ibigay din natin yung para sa kanya. At ibinabalik naman ng Diyos yun, sobra-sobra pa. Kaya ang sabi ng unang Korinto 6:20, binili kayo sa halaga, ibig sabihin, hindi biro ang pagkakatawang tao ni Kristo. Sinuntok, sinipa siya. Basahin ninyo yung awit 22. Assignment ninyo. Sa awit 22 na yan, yan ay awit ni David. But it is a prophetic song. At yan ay pumapatungkol kay Kristo. Prophetic. Kasi si David ay hindi lang hari. Si David ay propeta rin. At si David ay isa rin saserdote. No? Naunawaan ninyo ako? Siya ay isang saserdote, siya ay isang hari, siya ay isang propeta. Ano po? At nagpa-prophesy siya, yung awit 22. Doon nyo makikita kung gaano ang hirap na naranasan ni Kristo. Talagang makikita nyo talaga ang matindi niyang sacrifices. Kaya yung pelikulang The Passion for Christ, yun ang pinakamalapit na nasa Biblia, The Passion for Christ. Pwede nyo panoorin po yun. Naunawaan po natin. Anong ibig sabihin? Kaya pag sinabi ng marami, oh, nagtitiis, nagsasakripisyo ka para sa Diyos, sabihin mo sa kanila, unang nagsakripisyo at nagtiis ang Diyos para sa akin. Itong sakripisyo ko ngayon, maliit pa ito. Amin po ba? At pangalawa, lahat ng ating sakripisyo may biyaya. Roma 8:18. I-memorize nyo yan. Lahat ng sakripisyo ay may biyaya. May tao pa ho ba rito? Kaya siguro kung nagtrabaho ako at naging inhinyero ako, eh siguro hindi ko mararanasan ito. Siguro kung nagpatuloy yung business namin at businessman pa rin ako, hindi ko to mararanasan. So ako'y natutuwa sa Diyos na ako ay hindi na businessman, hindi ako engineer, at ako'y lingkod ng Diyos, masasabi kong mas masarap ito. Amin po ba? Amen. So ano pong ibig kong tukuyin? Binili tayo ng Diyos sa halaga buhay niya. At ang sabi ng Diyos, parangalan, luwalhatiin natin siya. Tingnan natin yung ating mga kasuotan. Ito ba'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Tingnan natin yung ating mga sinasabi. Ito ba'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Yung ating mga ginagawa, yung ating mga pinapanood. Ito ba'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Tingnan natin. At lahat ng ating mga ginagawang paglilingkod sa Diyos, may pagtitiis, may sakripisyo, merong persecution. Pero huwag nating pansinin ang lahat ng iyan, sapagkat ang lahat ng ating ginagawang iyan ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Amen. At ang Diyos ay may biyaya sa atin. Amen po ba? So tayong lahat ay tumayo. Yumuko tayo at pumikit. Sige po. Huwag niyo humunang kausapin kaliwat kanan, likod at harapan. At habang tayong lahat ay nakayok at nakapikit, sige po, huwag niyo po muna kausapin likod, kaliwat, kanan at harapan. At kung sa oras na ito merong bisyo at kasalanan, iwanan na po natin. Kung merong maling paniniwala, tama po ang sabi ng ating mga kapatid, hindi tayo nagpapalit ng Diyos. Ang totoo nga, inilalapit pa tayo sa Diyos ng mas malapit pa. Ipinapakilala pa sa atin ng Diyos ng mas malalim pa. At binibigyan tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ginagawa tayong kaaya-aya, kaibig-ibig sa ating Panginoon. At tinuturuan tayong sumamba at magpuri ng tama sa Diyos. Tinuturuan tayo na maglingkod ng tama sa ating Panginoon. Sabi nga sa kanta kanina, yung kinanta natin kanina, meron akong alam na pag-ibig. Ibang klaseng pag-ibig yun eh, no? Pag-ibig na hindi mo masabi. Kaya sa oras na ito, sa murang gulang mo, huwag na muna pag-ibig, kapatid. Darating din ang takdang at tamang panahon para riyan. Unahin mong ipaglingkod na muna ang buhay mo sa Diyos.
Kaya sa oras na ito, habang tayong lahat ay nakayok at nakapikit, huwag yung titingnan kaliwat ka ng likod at harapan. Kasi kung titingnan ninyo, umiiyak na siya eh. Baka bigla siya mapatingin sa iyo, mapahiya siya, tumigil siya. Sige, kung ano yung gusto mo ipakanta, ipakanta mo na. Sa buhay na nasa ibang bansa, ilatag natin sa Diyos, tutubo ng Diyos. Sabi nga ni Haring Solomon, nagkaroon ako ng maraming babae. Nagkaroon ako ng kaharian, maraming karuwahi, maraming tao. Napakayaman ko. Marami akong tula, marami akong proverbs. Pero iba ang nasa Diyos. Iba ang magawa ang kalooban ng Diyos. Iba ang matakot sa Diyos. O magbigay ganang sa Diyos. Kaya hinigaya niya ang mga kabataan. Habang bata pa kayo, ipaglingkod niyo na ang buhay niyo sa Panginoon. Hingin natin sa Diyos ang mahabang buhay. Hingin natin ang Diyos sa Diyos ang mabuting kalusugan. Ipagamit natin ito sa Panginoon. Humingi tayo sa Diyos ang marami pang kayamanan. Iligtas natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Gamitin natin ito. Sabi nga sa awit 107 verse 20, He sent forth His word and healed them and saved them from their distractions. Kung walang programang ito ang sabi ng Panginoon, hindi ako nakarating ng Diyos. Hindi ako nakaiikot ang buong Pilipinas at ng ibang bansa. Pero ang lahat ng iyan ay sinusuportahan natin. Ipinapanalangin, ipinag-aayuno. Gumanda ang church dahil may nag-ayos. Nagkaroon ng mga instrumento kasi may pumili. Meron tayong church kasi may nagbabayad. Lahat-lahat ng iyan ay puno ng sakripisyo. May mga dumadalo kasi may bumabiyahe mula pa sa malayong lugar. Napupuntahan ang mga sulok-sulok dahil may humahayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Nagagamit ng Diyos ang ating mga buhay. Huwag tayong tumigil, sumukat, umatras. Isang kapatid, mataas daw ang kanyang kolesterol na mahina. At pinagpahina ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang kapatid na mamanas ang katawan, hindi na rin muna dadalo, hindi na rin muna maglilingkod. Naramdaman mo, may sakit ka. Ang sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ako mamamay na. Hindi ako haatras, hindi ako susuko, hindi ako titigil. Gumawa ka ng himala!
Pag gusto mong magbigay, huwag mo sabihin, hatras na ako. Ang sabihin mo, Lord, pagpalain mo ako dahil gusto kong magkaloob. Gusto kong tumulong. Huwag nating sabihin, itigil na ang misyon, itigil na ang chance, itigil na ang pagbabayad. Huwag! Bagus ang sabihin natin, Panginoon, pagpalain niyo po kami. Dahil ang lahat ng itong ginagawa namin ay para sa iyo. Sige po, if you want to cry, just cry. Alam ko po, ang daming handang, ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming laban ng buhay. Ang daming sakit, ang daming karamdaman, ang daming persecution, ang daming pangitipit ni Satan. Pero ang lahat ng iyan ay hindi nawawala ng kabuluhan. You gave your life to me.
maglilingkod sa'yo. Libong hirap man ang danasin ko, pagtitiis yan ang nais mo. Tatanggapin natin si Christ bilang Lord God Savior ang ating buhay, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Patuloy natin siyang mamahalin at paglilingkuran. Hindi tayo susuko at hindi tayo ahatra. Patuloy tayong mangangarap ng mataas para sa Diyos. Gagawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang tama sa Kanyang harapan. Ibibigay natin ng patuloy ang ating buhay sa Kanya. Itong nalalabi nating buhay sa mundo, ibabaw na ito, pahahabain niya pa ito, sapagat ipaglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung magkaminsan, maraming persecution, pero magpapatuloy tayo. Kung magkaminsan, yung mga prayers natin, hinahadlangan ni Satanas, pero magpapatuloy pa rin tayo. At maniniwala tayong mas mananaig ang kaliwanagan kaysa sa kadiliman. At maniniwala tayong mas mananaig ang Diyos kaysa kay Satanas. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit, sabihin po natin ito. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng hindi tama sa aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Banalin mo po ako. Gawin mo pong kaaya-aya ang buhay ko sa iyong harapan. Pumasok ka sa aking puso, banal na Espiritu. Ikaw na ang lubusang kumontrol ng aking buhay. Ako na lamang po ang mananalangin kung sa mga nakikinig na nanonood o mga bago, ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. At may buhay na walang hanggan ka. Sa oras na ito, kausapin mo ang Diyos.
anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, ilapit mo ngayon sa Kanya. Come on, sige po. Sige po, kausapin mo ngayon ang Diyos. Naririnig po ng Diyos yan. Maging lahat ng nakikinig at nanonood, kausapin mo ang Diyos. Nandito na sa loob, nasa loob, nasa paligid. Kausapin mo ang Diyos. Sige po, nakikinig ang Diyos. Tumutugon sa'yo. Yes, Lord. Maging sa gabi, bagyo ng buhay. Panginoong Diyos, sa oras sa ito, idantay po ninyo ang inyong mapaghimalang kamay. Sagutin ang panalangin. Sa oras pong ito, dakilang Diyos, anuman ang prayer request, ibigay niyo nga po, Ama. Anumang sakit, anumang karamdaman, pagalingin niyo nga po, Diyos. At humihingi siya ng kalakasan, Panginoon. Ibigay niyo nga po, Ama. Anuman po ang dalangin ng kanyang puso, siya'y narito, nakikinig at nanonood. Ibigay niyo nga po, Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At sa mga kapatid nating narito, kung gusto niyong lumapit ng harapan, pwede po kayong lumapit. Come on, kumakbang po kayo patungo ng harapan. At tanggapin ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay sa oras na ito. If you want to come forward, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, kumakbang kayo ng isang hakbang lang patungo ng harapan. At kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay bumubuhos sa lugar na ito, bubuhos doon sa inyong kanyang lurak yan, dalabas, sumur, yan, dalabas yan. Yes, Lord. Oh, wala. Complete miracle, I pray. Let the divine strength of
Patuloy na mararanasan mo ang pangyarihan sa aking buhay. Patuloy mong makikita ang lahat ng kabutihan sa iyong buhay at sa iyong mga mahal sa buhay. Gagawa ng mga dakil at mabubuting bagay ang Panginoon para patotohanan ang Diyos mo ay buhay sa iyong buhay, sa iyong buhay. Gagawin kitang pastora sa huling kapanahon nito. I-prepare mo ang iyong sarili, ihanda mo ang iyong sarili. For you are not just an ordinary Christian. You're not just an ordinary woman. You are a pastora in this final hour. Pagagalingin ko ang lahat ng sakit at karamdaman. Gagamitin kita mightily, effectively in this final hour. Ngayon pa lang, hangarin mo na ang hangarin ito. At pastoran mo ang aking mga tupa. Hindi lang ikaw, pati si Mel. Kayong dalawa'y tinatayo ng Diyos sa huling kapanahon na ito. Si Mehan, si Nina, lahat kayo gagamitin ng Lord more mightily, effectively in this final hour. So Father, let the healing, let the blessing, let the touch of God be upon her and her children and all her loved ones and protect her family, O God, in Jesus' name. Walang mahirap. Yes, Lord, walang mahirap sa iyo. Ura ba, singir ba, syanda? Mahirap sa iyo. I-desire mo na magamit ka ni Lord more mightily, effectively in this final hour. Hindi lamang kagalingan, hindi lamang himala ang makikita mo, kundi ang patuloy na pagbabagong buhay, ang patuloy na paglaki at paglawak ng ating iglesia. At isa ka sa gagamitin ng Panginoon sa huling kapanahunan ito. At sasabihin mo sa iyong sarili, paano mangyayari ko? Pero papangyarihin ko. You are blessed by God. Your family are blessed by God. Gagamitin ko ang pamilya ninyo more mightily, effectively in this final hour. In fact, ang family ninyo ang isa sa maraming maglilingkod sa kayo, Jeff. Dadalhin ko sila rito. At kayo ang magdadalaan sa akin ng Panginoon. Oh, thank you, Father God. Thank you, Lord. Urak, yanda na pa siya. Hindi mo pa sinasabi. Hindi mo pa binabanggit. Iniisip mo ba kami? Sinasagot ka na ng Panginoon. At patuloy kang sasagutin ang ating Panginoon. Patuloy kang sasagutin. Yes, Father God. Yes. At sa murang gulang mo'y ipaparana sa iyo ng Diyos ang kapakilaan. At kayo ang magdadala ng maraming kabataan sa harapan ng Panginoon. At kayo ang hahawak ng youth at children ministry sa iglesia dito. Ang sabi ng Panginoon. Ipaglalaban ninyo ang laban ng Panginoon kung paano si David na sa murang gulang lang niya ay pinaglaban niya ang laban ng Panginoon. Ipaglalaban ninyo ang laban ng Panginoon. Ikaw na nga ang tinayo ng Diyos sa huling panahon dito. Hindi nagbabago ang pagkakagamit at ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Limutin mo na ang nakaraan at ang nakalipas. Limutin na ang natapos niya. Sapagat mas bagong bagay ang gagawin ng Panginoon. Mas dakilang bagay ang gagawin ng Panginoon. Ikaw ang sinasabi ng Panginoon sa iyong katanungan. Marami siyang dakilang kaparaanan. Ihanda mo ang iyong sarili for great harvest of souls and great harvest of blessings. Kurabasyanda, you are a pastora, sabi ng Panginoon.
at hindi nagbabago ang pagkakatakot at ang pagpapagano sa inyong Panginoon. Sa oras na ito, kayong mga lumapit sa harapan, receive your healing and ministry, and receive the divine strength of God. So Father, let it flow. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, yes, Father God, at gamitin niyo po ang aming kunya for mightily, effectively, in this final hour. I-bless mo siya, i-bless mo kanyang mga mahal sa buhay. Make a divine way, Father God, na sila po'y mag-bless niyo po, Panginoon, sa lahat ng area ng kanilang buhay, at magamit niyo sila for mightily, effectively, in this final hour. Dinideklara namin, Panginoon, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. And we will sing that you are good. And we will sing that you are good. Yes, Father. Yes, Lord. We declare that you are good. We declare that you are good. Yes, Father. We declare that you are good. And bless the works of their hands. Bless their camp. Bless their business, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Kasana na rin yan. Pagpalaan din sila ma. Physical, spiritual, financial, material. Lahat na kanila ng bahagi na kanilang buhay. Pagpalaan din sila at magiging din sila. In this final hour, makapaglingkod sila sa inyo. Makapagdala ng maraming kaluluwa. Yes, Lord. Yes, Lord. And Father, we declare. At gagamitin ko po kayo more mightily, effectively in this final hour. Iba ito ang sabi ng Panginoon. Much greater, much greater. Kura pa si Miriam na ramahanda. Yes, Lord. Yes, Lord. Itong deserve ng aming puso. Itong panalangin ng aming puso. Bumubuwang para sa iyo. Damihin po ninyo ang magpalakas mga anointing ng Panginoon. Kurabahan na raman si Miriam. Robo sa karamahiya ramahan de. Robo si Miriam da. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Yes, Lord, urabas sa rabasan da. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. We will pray and fast more. We will desire to believe more. You are the God that answers all our prayers. Father, let it flow. Pastor Aron at ni Taling Panginoon ni Jack Lord.
Mithin ka pa nila sa kanilang buhay nang higit pa ho kaysa dati. Mahalin ka pa po nila nang higit pa ho kaysa dati. Paglingkuran ka pa po nila nang higit pa ho kaysa dati. At gamitin niya pa po sila more mightily effectively in this kind of life. Let the good dreams of their hearts be granted. Father God, make a divine way to bless them. Mahal namin sila. Sobrang mahal namin sila at mamahalin namin sila habang buhay. Alam namin sila iba, hindi kagaya ni Eva at Adan at mga iba pa, na nagmahal sa pera, nagmahal sa posisyon at nagmahal sa mga kagamitan. Sila'y naglilingkod at maglilingkod ng tapat sa iyo. Hindi susuko o hindi aatras. Maraming gumagamisan hindi naintindihan din na unawaan sa buhay nito. Pero isa lang alam namin, you are good all the time and you are good forever. And you are good sa aming buhay ng patuloy. Eh, Pastor, ipahawak mo sa iba yan. Yung ano mo, hawak mo na, ano? Sige. Sige, kahit na sino. Oo, sige, hawak mo na yung camera. Tapos, sige, daling dito ka sa kayo sa harapan. Pag-pray natin si Pastor, imagina, si Pastor Daling. Nandun na yun yung pangalan, si Jean-Claude. Yan. So, i-extend natin yung ating mga kamay sa kanila. Sige, huwag ka nang mag-keyboard. Kung may mikropono, bigyan mo sila ng prophecy. Sige. Pastora Roan, ang mga paa mo na iyan ay maraming mapupuntahan, sabi ng kanina. Hindi ka lamang sa lugar nito, sabi ng Diyos, hindi ka lamang gagawa ng dakilang bagay sa lugar nito, kundi gagamitin kita sa mas marami pang lugar, sabi ng Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso, ihanda mo ang iyong buhay, ang sabi ng Panginoon, maghanda ka, sapagkat mas marami kang sasakupin, ang sabi ng Panginoon, at mas maraming maglilingkod sa akin sa pamamagitan mo, ang sabi ng Panginoon. Ibukas mo ang iyong pangunawa at lawakan mo ito, ang sabi ng Panginoon, sapagkat marami pa akong bagay na ipapaunawa sa iyo. At higit sa lahat, dadagdagan ko ang karunungang meron ka. Dadagdagan ko ang kakayanang meron ka, ang sabi ng Panginoon. Lahat ng mga hindi mo pa nagagawa, gugulat ka isang araw, ito magagawa mo na ng mas mahigit na kalakasan at katatagan sa iyong buhay. Patuloy kitang paangatin, ang sabi ng Panginoon. Patuloy ang promotion at blessing sa iyo, hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong buong sambahayan, ang sabi ng Panginoon. Kaya naman, ibukas mo ng mas malawak ang iyong puso, ibukas mo ng mas malawak ang iyong buhay, sapagkat mas malakihan pa ang gagawin ko sa iyong buhay, ang sabi ng Panginoon. Patuloy kang rarabasanda. Patuloy kang magpailalim sa lingkod ko, ang sabi ng Panginoon, at patuloy mong tularan ang kanyang mga nilalakaran, sapagkat anuman ang nilakaran niya, yan din ay lalakaran mo, ang sabi ng Panginoon. Rarabasanda. Sige po, lagyan natin, pwede may sumalo sa likod nila, baka bigla siya nang bumagsak. Yes, rakihanda, rarabasanda. Yes, sige. So, Father, sige, i-sasal mo sa ilan. Narabaka. Magkakaroon ka ng marami pa sa iyong ilan. Mm-hmm. Sabi ng Panginoon, ititrain mo sila, ang sabi ng Diyos. Kung paano kitang tinrain, kung paano kita in-equip, ang sabi ng Diyos sa buhay. Mula ng maliit ka pa, hanggang sa kasalukuyan, ang sabi ng Panginoon. Lahat ng mga nanilagay ko sa iyong puso, lahat ng mga nanilagay ko, tinanin ko sa iyong mga buhay, iyan ay ituturo mo rin sa ang sabi ng Panginoon. At kung anong merong anointing ka ngayon, ang sabi ng Diyos sa buhay, dadagdagan ko yan. Hindi ka lamang tutugtog, ang sabi ng Panginoon, kundi magtuturo ka ng mga kabataan, ang sabi ng Panginoon. At kagaya mo, maraming kabataan ang maglilingkod at maraming kabataan ang mahihikayat mo sa aking harapan. Gagamitin kita hindi lang sa mga instrumento, kundi mga ngalakaya ng mga kaluluwa, ang sabi ng Panginoon. Oh, yes, Father God. So, Father, sige po, extend natin ang ating mga kamay sa kanila. Mag-uusal tayo ng mga pagpapala sa kanila sa oras na ito. Sige po, i-bless natin sila kung ano man yung pwede natin iusal.
sa kanila. I-bless natin sila. So, Father, Orabashika Rabashanda Labashanda, let it blow, Kundala Masikiti Yarakanda Labashanda, let it blow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And you who began a good work in us will bring it to completion. Orabashimi Rayanda Rabashiri Yanda, Lokomo Rabashiri Yakarabashanda Rabashanda, O Rakyakata Malabashiki Rabahanda. Oh, thank you, Father God. Sige po, mag-usal po tayo ng mga magagandang salita sa kanila. At maririnig po ng Diyos yan. At gagawin pong lahat ng Panginoon yan. Those who bless the true man and woman of God will be blessed by God. Oh, thank you, Father God. Maraming po, Yasha Kamayande. So much yan yan. At sa oras na ito, bigyan ko lang ng pagkakataon yung mga nalay. Kung meron pong nalay, gusto magbigay, magbigay po tayo. At kung ano pa yung mga sakripisyo natin, gawin po natin mga minamahal. Totoo pong lahat yan. Meron tayong church rental, meron tayong radio TV, meron tayong truck, meron tayong... Lahat po nang nakasulat yan, totoo pong lahat yan. Sige po, bigyan lang po natin ng chance yung mga na-late. Ano po? Man pahawakin natin. Pastora, hawakan mo nga yung camera kasi si Pastora ko. At ikaw, Pastora. Pahawak mo sa kanya. Yan. Oh, nanay, bati po kayo. Bati kayo. Nanay, bati kayo dito sa mikropono. Ayan ang mikropono. Pagka muna, Pastora Elmi. Sige, bati ka. Sige. Praise the Lord. Binabati ko po ng mapagpala at matagumpay na Ah, habang nagkakaloob tayo, ha? Sito po, oh, ito, yung mga na-late at mga gusto pang magkaloob. Sige po, dito. Kaya ang buhay po ni Pastora Rohan at sa buhay po ni Dani. Unahin pa na po si Kuya Dani na nung bata pa po siya, talagang nandun yung karunungan niya sa pag-gitara hanggang sa maraming instrument. Kaya, wish ko sa'yo, pagpalain ka pa ng Panginoon at magamit ka pa ng Lord mightily, effectively, this final hour. At mas maraming youth ang matrain mo sa iyong ilalim. At sa buhay po ni Pastora Rohan, maraming salamat. Napakalaking bagay, napakalaking tulong po ni Pastora Rohan sa buhay ko. Marami pong Pastora ang nakasama ko, pero iba po si Pastora Rohan. Amen? Bakit siya iba? Kasi mararamdaman mo yung pagmamahal sa kanya. At the same time, mararamdaman mo yung pagdidisiplina. Amen? Yung pagdidisiplina niya na may pagmamahal. Amen? Kaya, nagpapasalamat po kay Pastora Rohan. Matagal ko po siyang nakasama sa praise and worship hanggang po ngayon sa Guimba. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kasama ko siya dito. Kaya, Pastora Rohan, mahal na mahal po kita. Mahal na mahal ka po namin. God bless you po at pagpalain ka pa po ng Panginoon sa mas mahaba pang panahon. Yan. Sige po, habang bumabati yung mga kapatid natin, ito po yung ating mga offering. Ano po, ibigay po natin. Maglagay pa kaya tayo ng isang bucket pa. Para naman kay Pastora Rohan, kay Daning, baka mayroong gustong magbigay. Pastora Jack, lagyan mo nga ng isang bucket pa. Yan. Ito yung ating para sa church. Ito kung meron kayo para kay Pastora Rohan, para kay Pastor Daning. Lalo na birthday nila, minsan lang naman sa isang taon ng buhay nila yun eh. So, i-bless natin. Kung saan nila gagamitin, bahala na sila. At least, naramdaman natin yung pagmamahal. Naipadama natin yung pagmamahal. Tama po ba? Hindi pa po ba kayo? Na-bless po ba kayo sa buhay nila? Opo. Alam niyo, sila po'y naglilingkod ng walang sahod. Nagsasakripisyo, nagtitiis po sila at bumabiyahe, humahayo po sila. So, ito po yung para sa church. Ito naman po yung kay Pastora Rohan at saka kay Pastor Dani. Yan. Yan. Sino ba ang sumawa ba, mate? Ate Henny, bati nga po kayo. Baka meron po kayong mensahe. So, ano, habang bumabati ba? Pagkain na ba tayo? Pagkain ba tayo? Ayun, sige, habang nagbabatean siguro, pwede na tayong kumain din, no? Para hindi tumagal yung mga iba. Dito sa mic, ate, sa mic. Ay, papag-pray pa yung pagkain. Ay, pag-pray mo muna yung pagkain. Halika, halika, pag-pray mo na yung pagkain. Ate Henny, papag-pray lang ni Pastor Jack yung pagkain, tapos babati po kayo. Yan na po kayo, huwag po kayo malis. Sige po tayo, iunat po natin yung kamay po natin sa mga pagkain po dun sa labas.
Lord. O may Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa mga pagkain ito Panginoon na nakahain Panginoon. Sa bawat mga kapatid o sino man po Panginoon ang mga nagpala o nagluto Panginoon, ibalik niyo po sa kanila Panginoon na masigit po Panginoon sa kanila pong inaasahan. Nagsiksik, liklik at walang sukat na paglagyan. Maraming maraming po salamat po. Ito po'y linisin mo Panginoon. Ito po'y magbibigay po sa amin ang ayaw pong kalakasan Panginoon. Maraming po salamat po. In Jesus' name, Amen. Oh, sige po, Ate Henny. Bakit po kayo? Yan po. Ito po yung sa church, ha? Ito po yung kila Pastor at kila Pastor Tani. Yeah, ito po yung paro sa church. Kung ano po yung mga tithes, offerings, everything, yun naman po yung paro sa kanila. Para po ito kay Pastora Roan. Yeah. Dapatin kita ng happy birthday na makapaglingkod ka sana dito sa ating samahan sa Panginoon. At bigyan ka ng kalakasan, more blessing, lalong-lalo sa iyong katawan, sa pamilya mo. At ang puso mo ay ibuhos mo dito sa ating Panginoon. Ganoon din po sa kanyang anak na sana maging idolo siya at gabitin siya ng Panginoon para makapaglingkod dito sa ating simbahan. Yeah. Salamat in Jesus' name. Salamat po. Palapakan natin ng Lord. O sino pa nga babate? Mr. Christy, hindi kayo. Bate, habang biniprepare yung pagkain at binibigay dyan, tuloy natin yung mga pagbati. At saka kahit dito again, lapit na lang po ngayon ng lapit. Yan. Sige. Tapos picture ng picture. Happy 38th birthday sa iyo, Pastora. Sana lahat pa ng pagsubok o ano pang trials sa dumating sa iyong buhay ay mas lalo mo pang makayanan at higit sa lahat, mas lalo ka pang pagpalain ng Panginoon dahil sa kabaitan at kabutihan mo bilang Pastora at bilang ate na rin kasi napakabait ni Pastora Roan. Kaya, ulit po, happy birthday kay Pastora. Yan. Pangalan natin ang Lord. Kanyang buhay. Yan. Sino pang gusto mo mate? Lapit na po kayo. Sino? Natawag pa ba ako o lalapit na lang? Oh, si ano? Si Kuya Honorio. Kuya Honorio, bati ka muna. Sige. Yan. Yan. Bati ka yan po yan. Happy birthday, Pastora. At yun din si Dani. Maraming po salamat at dumating kayo sa buhay namin at naturuan niya kami ng mga salitang ng Diyos. Panalangin ko po, umabot ka ng maraming face pang darating na birthday. Amen. Amen. Yan. Palapakan natin ng Lord. Yan. Sige. Si, ano? Si, Mean, halika, bati ka. Halika. Yung mga nagtatago yung tinatawag ko. Halapit ka rito. Halika, halika. Bati ka rito. May karta ka na lang. Oh, si Ninang, Ninang, Ninang. Bati ka po, Ninang. Halika. Tapos sunod, si Brother Cesar. Lahat, bumati na po kayo siguro nito, isa-isa. Ha, ayan na lang po yung mikropono. Wala ko na natin tawagin, ha? Bati na po kayo. Ha, sige, yan po, yan po, Ninang. Maba niyo pong ganun. Maraming taon nakapilag nito para kami ay inyong mapaglingkuran, lalo na sa iyo, Pastora, na ikaw ang binigay ng ating Panginoon para pagpagturo sa amin ng mabuting salita ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord, at binigyan mo kami ng isang pinakamabuting pagpagturo sa amin na sa ngayon ay kaarawan niya. Amen. At po, Panginoon, at bigyan mo po siya ng kalapasan ng loob at ganun din po sa kanyang anak na si Brother Tani. Amen. Malapakan natin ng Lord. Ate Cesar, halika. Sige, Ate Cesar. Tapos ka. Sige, ilan na rin. Mga nahihiya. Tinatawag ko yun eh. Oh, sige. Upangunahan ni ano, ni... Sino? Lapit, lapit na po. Oh, yan. Si ano? Pastora Mel. Halika, Mel. July. Halika. Pati ka rito. Yan.
O, si Pastora Cherry muna ang babate kasi Chula. Nagpatali pa. Pastora Cherry, halika, bati ka. Ayun o. Ay, yan. Happy birthday po, Pastora. At kay Kuya. Happy birthday, Kuya. Masasabi ko lang po kay Pastora ay mag-stay pa po siya dito ng mas matagal pang panahon. Huwag niya muna kami iwanan. Mga 10 years. Mga 20 years. 15 years. Sige. More blessing po in patuloy pong kaming samahan niya dito, Pastora. Salamat po. Yan. Yeah, palakpakan na lang yung word. Sino ba ba? Sinong gustong lumapit? Analaya. Oo. Ibigyan na lang kayo mikropono sa kanila isa-isa andin. Kasi na, sinong gusto? Ah, ayan na, lalapit na rito, ayan na. Yan, si Mami Divina. Sige. Pastora, maligayang bati sa iyong karawan. Ganon din si Daning. Daning, ang iyong anak. Dalangin namin sa Panginoon na bigyan pa kayo ng mahabang buhay para makapaglingkod sa ating Panginoon. At sana lagi kayong tumanggap ng maraming blessing. Hindi kayo pabayaan ng Lord. Maraming salamat po. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Yan, si Brother Isko. Babati si Brother Isko. Ito, mikropono. Huwag ganang tumayo. Oh, special. Special delivery. Happy birthday po sa inyo pong dalawa, Pastora. At si Kuya Daniel po. Yan. Oh, sino pa? Yan. Ito ang ating kapatid. Yan. Nabati ka. Ito. Yan. Sige. Pastora, happy birthday po at nakadali. Sa amazing pagsasama natin at kailan lang ako sumama sa pagsasambaw. Marami na pong pinakitang magandang pag-uugali ang mag-ina. Kaya po, pinapanalangin ko po na sana mas marami pong humaba ang buhay nila at makapaglingkod siya sa amin na makapagturo ng magandang idinudulot ng Panginoon Diyos sa atin. Salamat. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Yan. Yeah. Pastora Mel, dali ka na rito. Bati ka na. Tapos ka na magtali ng mga buhok eh. Sige po. Kain lang po kayo ha. Happy birthday po kay Pastora Mel. I-bless pa po sila na Lord ng higit pa sa kanilang inaasahan. Salamat sa kanilang mga buhay. So much love in the kingdom.